Kamusta po sa inyong lahat? Welcome back to my channel, June's Home Gardening. In today's video, pag-usapan po natin ang baking soda. Ang baking soda po ay kilala sa buong mundo dahil sa husay at galing ng baking soda na ito. At ako'y mismo na namangha dahil ang dami palang gamit ng baking soda ito. At isi-share ko sa inyo kung paano gumawa ng homemade fungicide o homemade baking soda fungicide. Panoorin niyo po ang video na to hanggang sa matapos para wala tayong ma-miss na mahalagang concerns at mga importanteng warnings. Dahil ang baking soda po kasi ay organic na may chemical. Meron din pong chemical. Kailangan ng measurement sa pag-a-apply. Pero bago ang lahat, ini-invite ko po kayo na mag-subscribe sa aking channel. Please do subscribe. It's about home gardening or backyard gardening. So, pakipindot na po ang subscribe button, pati na rin po ang bell button para updated kayo sa mga palabas ko pang mga video. Sabi ko nga kanina, ako'y namangha dito sa baking soda. Bukod sa paggawa ng cookies, ayan, pagbe-bake, marami pala siyang gamit. Andito mismo nakasulat sa packaging niya. For kitchen, for bathroom, for laundry and closets, for personal health and care. Ito po, for kitchen, pwede siyang panlinis sa mga gamit sa kitchen. Ganon din sa bathroom. And then sa for laundry naman, boost the cleaning power of detergent. So pwede siyang ihalo sa detergent powder at ma-boost yung power ng soap na yon. At pwede rin siya sa healthcare. Ayan po. Napakadami palang gamit nito. So now, pag-usapan na po natin ang baking soda, kung ano ba ang benefits niya sa mga halaman. Baking soda is also known as sodium bicarbonate. Ito po yung slightly salty and alkaline taste. Maraming trials na po ang ginawa dito across the globe, sa buong mundo, para pag-aralan ang effect sa halaman ng baking soda spray. Isa na po dito ang ATRA organization. Sila po ay nag-a-assist sa mga rural and agricultural growers na may mga common issues and plant information. Parang dito po sa atin, kung tawagin ay agri. Lahat po ng mga munisipyo dito sa Pilipinas, merong agri kung tawagin. Ang tawag naman sa mga nag-a-assist sa mga magsasaka, pumupunta po yan eh. Ang tawag ay mga technician. Pumupunta po yan sa mga farm. And then, inaalam kung ano bang issue, ano bang problema ng mga tanim. And then, nagre-recommenda sila ng pang-spray, pang-sugpo sa mga insekto. At yun ang trabaho nila sa agri. Kung tawagin yun ay technician. At ito po ang maganda. Ang findings ng ATRA organization, in overall ang baking soda sa halaman ay may beneficial effect na i-reduce ang fungal spores. Ano po ba ang fungal spores? Ang fungal spores po ay microscopic biological particles that allow fungi to reproduce. Ang fungi po pala ay mabilis magparami. So pag nag-spray na po tayo ng baking soda fungicide, i-reduce niya ang fungal spores. So hindi na makakapagparami ang mga fungi. Ang trabaho kasi ng fungi ay mag-decompose ng mga organic waste, mag-recycle. Parang uod, nagre-recycle din po ang mga uod sa ilalim ng lupa. Kinakain nila yung mga organic waste. And then, dumudumi sila. Pag dumi nila ay parang lupa na. Para din pong anay, ang anay naman ay sa kahoy. Nagre-recycle sila ng kahoy. Kaya lang, pag yung anay ay umakit na sa bahay natin, at yung mga kahoy natin ay parang nire-recycle nila. So, doon na natin sila sinusugpo. Ganon din po ang fungi. Pumupunta sila sa mga sariwang dahon, nakakabit pa sa halaman natin. So, nire-recycle na agad nila kahit sariwa pa yung dahon. At makikita nating healthy-healthy. Pero, after 3 days to 5 days, makikita natin ay unti-unti nagbabrown, light brown. So, doon na natin sila sinusugpo. Pag nakapag-apply na tayo ng baking soda sa halaman, sisirain niya ang ion balance of fungal cells.
Kaya hindi na sila makakapagparami dahil sa taglay na alkaline residue ng baking soda. May mga advantages po ang paggamit ng baking soda. Unang-una, organic. May kaunting chemical compound nga lang, pero kaunti lang. More on organic po siya. Number two, less expensive. Mura. Compare natin sa mga commercial fungicide na nabibili sa mga agri store. At pangatlo ay ang baking soda ay registered sa EPA. US EPA. Ano po ba yung US EPA? United States Environmental Protection Agency. Nakaregister po siya sa US EPA for use against some fungi. So safe po itong gamitin, ang baking soda. Now, ano naman po ang disadvantage? Ang disadvantage po ay maaring masunog ang ugat ng inyong halaman o mga dahon kung sobra po ang paggamit natin, kung sobra ang pag-apply natin sa mga halaman. So, dapat talaga may sinusunod tayong ratio at mga warnings. So, ngayon naman po ay papakita ko sa inyo ang paggawa ng baking soda fungicide solution. Kakailanganin po natin syempre ng baking soda. Ito po. Cooking oil. Ang gagamitin po natin cooking oil ay yung coconut oil. And then dishwashing liquid. Pinatakan ko ng kaunting tubig na para hindi siya concentrated masyado. At isang litrong tubig. At kailangan natin ng sprayer. Sa pagmix po, yung ibang gumagawa ng baking soda fungicide, ang mix nila ay 4 liters agad or 1 gallon. So ang ratio naman ng ano ng baking soda ay isang kutsara puno. So ako po ay 1 liter lang po ang gagawin ko. So ang equivalent po noon is 1 teaspoon. Medyo puno din po. Okay, lalagyan ko na. Ganyan po. 1 teaspoon. So, papamayin ko lang para hindi matapon. Dishwashing liquid. Isang kutsara. Konti pa. Kasi may tubig naman ito eh. Tapos yung cooking oil, kalahati lang po. Coconut oil po ang gamitin natin o kaya vegetable oil. Ang use naman po ng coconut oil ay para kumapit sa mga dahon. So, pag spray natin, mas makapit siya. Ganun din ang sabon, nagpapakapit din sa dahon. Kasi kung di natin nahaluan ng dishwashing liquid sa coconut oil, i-slide lang yung ini-spray natin na baking soda at madaling matuyo. So kung may cooking oil siya, matagal siya matuyo. So kakapit talaga. Then aalugin na natin. Okay, ito na po yung ating baking soda fungicide. Sasali na natin sa sprayer. Umulan po kanina eh. Kahihinto lang ng ulan. Pero mas maganda po yung umulan. Tapos mag-spray ng fungicide. O kaya bagong dilig, saka mag-spray ng fungicide. Kaya actual spray po natin. Thank you.
Take note po, kung mag-a-apply po tayo ng baking soda fungicide, gawin po natin ito sa hapon, palaging sa hapon, yung palubog na po ang araw. At kung mag-a-apply po tayo, mag-spray po tayo, ay gawin nating once a week. Pero depende pa rin po ito sa obserbasyon nyo. Kung wala naman po tayong nakikitang problema sa ating mga halaman, ay pwede po tayong magliban ng pag-spray ng isang linggo. At pwede rin po itong ipandilig sa lupa. So, ayan po, bukod sa prevention at pagsugpo sa mga punjay, fungus, mapapanatili ng baking soda ang kagandahan ng mga dahon ng ating halaman. So, hanggang dito na lang po. Thank you so much po sa panonood. Please don't forget to subscribe. See you in my next video. Happy gardening!